Hello Taurus, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Maganda agad, Four of Wands. Ibig sabihin nito guys ay na-reach mo na yung importanteng milestone ng buhay mo. May mga bagong direksyon, natatahakin ka sa buhay na may prosperity at saka yung pang long term. Tatlo ka agad yung cards mo eh, kaya kunin na natin itong dalawang cards pa. Seven of Wands at the Strength. Dalawang cards na yung nagsasabi na kung ano man yung mga challenges na nangyayari sa buhay mo ngayon, ay mapagtatagumpayan mo. Kaya siguro pinakita na yung Four of Wands kasi nagsaselebrate ka na. Base sa mga cards ay mas lalo kang nagiging determinado at pinaninindigan kung ano yung mga pinaniniwalaan mo. Nakakabuti sa iyo yung kaisipan mo ngayon, kaya ipagpatuloy mo yung matibay na paniniwala. Sa mga single, ang ilan sa inyo, talagang pinapahalagahan mo yung sarili mo at saka meron kang paniniwala na sinusunod. At saka pinapakita rin na confident ka sa mga decisions mo. Na kahit na iba na yung panahon ngayon, mas sinusunod mo pa rin yung mga natutunan mo na tradisyon. Halimbawa, gusto mo kasal muna bago may mangyari. Yun bang nagiging sigurista ka? Ganun yung pagprotekta mo sa sarili mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng problema sa pamilya. Pwedeng dahil sa hindi pabor yung friends mo o kaya family sa person mo. Pero kahit ganito yung sitwasyon, maging kalma at irespeto mo yung parehong panig. Lalo na't ang ilan sa inyo na nasa relationship, malalim yung connection nyo ng person mo. May tiwala sa isa't isa at saka respeto. At saka base na rin sa mga cards, mature ang relationship nyo ng person mo. Kahit na may problema na lalagpasan nyo together. Ito naman yung advice ng mystical cards sa iyo. Receiving. Positive talaga lahat ng cards mo, no? Na ang ibig sabihin, kung ano yung plano ng universe sa'yo, tanggapin mo lang lahat. Magtiwala ka sa banal na plano ng Diyos sa iyo. Yung person mo naman ang alamin natin kung ano yung feelings niya. Mula dito sa harap ko, hindi diretso yung card ng person mo, kaya i-reverse ko. Nine of Pentacles. Sa card na ito ay pinapakita na feeling ng person mo wala siyang kalayaan or hindi stable yung buhay niya. O kaya ang ilan sa inyo, meron naman na yung person mo pero tingin niya hindi pa sapat kung ano man yung meron siya. At ang advice sa mga cards, para makamit mo yung abundance sa buhay mo, harapin mo muna kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon na dapat mong ayusin or bigyan ng pansin. Hindi naman masama na maghangad ng improvement or tagumpay, pero siguraduhin mo na nabibigyan pansin mo rin yung mga ibang importanteng parte ng buhay mo.
The Moon at the Emperor. Sa mga cards na ito ay pinapakita na ang ilan sa inyo, kailangan mong balansehin yung sitwasyon na kinakaharap mo. Yung bang makatwiran na desisyon at saka meron din dapat emosyon. Yun bang unawain mo din yung taong kaharap mo kung ano yung sitwasyon niya. Hindi pwedeng yung sitwasyon mo lang. At saka ang advice sa mga cards ay pareho mong timbangin yung makatwiran na desisyon at saka yung emosyonal. Para makamit mo yung magandang resulta na hinahangad mo. At saka ang advice ay makinig ka sa kutob mo. Guys, kayo na lang magpalit ng sitwasyon kahit na card ito ng person mo kasi connected ka sa kanya. Para sa mga single or nasa relationship, pinapakita na may person na mapanlin lang. Ginagamit niya yung charm niya o kaya yung power sa relasyon or situation. Yung panlilin lang, hindi lang naman yung patungkol sa love. Meron din patungkol sa financial. Maybe hindi lahat nasasabi sa'yo ng person mo. Kaya single ka man or nasa relationship, kapag ka-feeling mo napakamasikreto ng person, alamin mo kung ano ito. Pero wala namang lihim na maitatago. At para sa ilang single, kung kailangan ng healing, gawin mo muna ito. Huwag ka munang pumasok sa relasyon kung hindi ka pa sigurado sa sarili mo. Lalo na't ang ilang single, magkakaroon ka ng bagong relasyon, mature at saka committed na relationship. Sacrifice. Minsan guys, yung pagsuko, masakit yan para sa atin. Pero ito yung ibinibigay sa'yo na sign ni God na kailangan i-let go yung mga maling naiisip or maling sitwasyon. Kahit yung addiction, kung hindi makakabuti sa iyo, kailangan mo itong i-let go or iwasan. Ang ilan naman na nasa relationship, maybe nasabi ko na kanina, pero nagkakaroon ng pagtatalo sa inyo ng person mo. Dahil nga sa parang hindi mo na siya kilala. Maybe dahil sa malihim siya o kaya kulang sa time. Kahit na pinapakita ng mga cards na napaka-responsable ng person mo, lalo na pagdating sa career at saka financial, nasusuportahan ka. Ito naman yung para sa relationship. Babanggitin ko na rin yung para sa career, financial at health. Six of Wands, Nine of Swords, at Queen of Cups in reverse. Sa mga cards ipinapakita na nakamit mo nga yung tagumpay pero parang masyadong matrabaho para sa iyo. Ang advice ng mga cards, kapag tingin mo hindi mo alam kung ano yung direksyon na tatahakin mo or decision, kailangan mo muna mag-pause. At saka magtiwala na yung mga plano mo ay meron pa rin magandang dulot sa huli. Sa career, favorable kasi yung mga pinapangarap mo na gusto mong tagumpay ay matutupad. Sa financial, nagkakaroon ng problem. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Kailangan mong pagsumikapan na maibalik yung control patungkol sa financial mo para mababawasan yung anxiety at saka maibalik mo ulit sa dating estado ang buhay mo. Sa health, ang advice ng mga cards ay magkaroon ng positive mindset para mapoprotektahan mo yung sarili mo sa stress. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo, magkakaroon kayo ng connection pero friendship. Kaya lang ang ilang single, kahit na may potential person na nagpapakita ng interest sa'yo, hindi ka ready na magtiwala muli.
ang advice ng mga cards ay huwag mo nang pansinin yung past at mas bigyan ng atensyon yung nangyayari sa iyo ngayon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, magiging maganda na yung takbo ng relasyon. Pero dahil sa maraming nangyari sa nakaraan, yung person mo, hindi niya kayang i-adjust yung sarili niya or makamove on. Kailangan niyo mag-usap para kung ano man yung nakasakit sa damdamin niya ay masabi niya sa iyo. Hindi makakabuti yung nagkikimkim ng galit at saka ibalik yung tiwala at confidence sa sarili. Ito naman yung additional cards na Ace of Pentacles. Ang ibig sabihin nito guys ay long term na success or long term na patungko sa career or financial. At itong Knight of Cups, ang ibig sabihin ay maging open ka sa mga posibilidad patungkol man ito sa love, sa career or financial. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng improvement. Itong Two of Pentacles naman, ang advice ay kailangan klaro kung ano yung gusto mo talagang ma-achieve sa buhay kahit na meron kang pinagpipilian. At saka guys, single ka man or nasa relationship, alamin mo kung ano talaga yung mas makakabuti para sa buhay mo. Hindi rin makakabuti na meron kang pinagsasabay na dalawang tao or dalawang bagay. Mas lalo lang magkakaroon ng delay yung mga pinapangarap mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Five, five, five. Change and growth. Three, three, three. Encouragement. 11:11. Your soulmate is out there, manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. Are you ready to receive it? Type yes if you are ready.